Magandang araw mga ka-e-shop. Bali, meron tayong gagawin ngayon. Ito, Pinsonic. Yan o. Pinsonic. Saksak natin. Yan, power na siya. Power on natin. Okay. Yun o. Yun lang. Basag. Okay. Basag siya. Ngayon, papalitan ng salamin. Try natin kung pwede. Ayun o, basag siya eh. Tinamaan ng baril daw to. Baril-barilan ng mga bata. Isa pull siya. Sayang ano. Okay, Pinsonic. Okay, ito siya. Model niya. Yan, model. Smart na rin to. Mga ka-e-shop, smart na siya. Ano, smart na siya. Okay, try natin. Buksan natin to. Okay, bali na buksan na natin yung unit. Bali, ito yung top board niya. Yan. Ito yung top board na sakitin rin. Pero nakukuha sa cutting. Ito yun. Ngayon, basag siya ngayon. Hindi na siya pwede makuha sa cutting. Basag na eh. So, gagawin natin dito, ito yung main board niya. Yun, smart na rin siya. Yan yung main board. Pinsonic 32. Bago pa daw to eh, kaya lang talagang natamaan daw ng baril-barilan ng mga bata. Kaya nasa pull yung LCD niya. Ngayon, papalitan na ngayon natin ng LCD to. Okay. Babaklasin ko muna yung LCD nito. Tapos papalitan natin. Okay, tuloy tayo. Bali, ipo-full video ko siya kung paano tanggalin LCD saka paano kabitan ng LCD. Okay? Ipo-full video ko siya. Una natin gagawin. Ang LPDs nito ay malapad. Yun o. No? Bali, natanggal na natin yung luma. Ito na yung luma. Pasensya na kayo kung medyo maingay dito sa area ko kasi yun know, kalsada na yung labasan ko. Kaya napakaingay ng mga sasakyan dito. Okay. Tapos lalagyan natin ng bagong LCD. Meron tayong LCD dyan na buo. So. Linisin ko lang ito na rin. Okay, yung pinalit natin na LCD ay apat ang cock. Yung una nating LCD, isa lang yung cock. Okay, pansin nyo ba? Kita ba? Yun, bali apat yung cock nito.
May mahaba yung top board. Yun o. Okay, sana pasok lahat ng settings. Sana wala na tayong babaguhin, kasi pag may babaguhin pa tayo, minsan mahirap ang setup. Sana may mirror o di kaya yung mapping niya ay normal. Okay, bali kakamada ko lang siya. Ito, papakita ko lang. Mayroon siyang side cup. Yan o. Yan, may side cup siya. Dalawa. Yan yung salamin na ipapalit natin. Tapos, yan. Apat yung cup niya. Ngayon, pag nagpalit kasi ng LCD, dapat lagi niyong ingatan ito. Yan. Lagi niyong ingatan ito na hindi ito maipit. Dahil yung original nitong LCD ay walang ganito. Ngayon yung ipapalit natin, mayroon siyang cock. Ngayon ang gagawin natin yan para maingatan yung cock natin. Susukat natin yung frame. Minsan kasi sa sobrang pagmamadali natin, akala natin pasok na siya. Hindi natin napansin yung frame pala natin, yung pinaka frame sa harap. Yan. Naiipit pala yung cup. Ayan o. Oh. Pansin nyo ba? Mayroon siyang ipin doon o. Oh. Yan. Pwedeng maipit yung cup niyan. Tapos sa kabila ganun din, pwede ding maipit yung cup. Yan o. Oh. Yan. Kaya ang gagawin dyan, iingatan natin yung cup. I-align natin yung cup ng maayos na hindi siya mabangga sa pag-ipit ng frame. Okay, ayusin natin yan. Okay. Bali, safe na yung side cup natin. Ayan, oh. Bali, pinasok ko na siya sa loob ng plastic. Yan. Safe na siya. Hindi na siya maipit pag nag-lock tayo. Okay? Yan lang ang dapat ingatan sa tuwing nagpalit ng LCD. Kasi minsan pa nagpalit tayo, may side cup. Hindi natin napansin. Warak yung side cup, basag pag naipit. Okay? Tuloy tayo. Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. Buti na lang yun, yung ganitong klaseng LBDS. Yun, yung ganito. Papalitan ngayon natin to. Hahanap tayo ng disakit. Yun. Yung LBDS kasi nito, disakit. Yung ito, the ribbon. Ribbon type. Ngayon, hahanap tayo. Ito siya. So, ito yung gagamitin natin. Yun. Yung positive niya, dito. Okay, ngayon titingnan din natin yung positive ng ating top board. Ngayon ang positive niyan dito. Ang positive ni dito. 'Yon. Pag sinalpak mo 'yan, tama. Ito, ito yung positive. 'Yon, okay? Tapos pagdating naman dito sa pin na 'to, ito ay walang nakaharang na walang bara yung butas dito, isa wala. So gagawin natin, titingnan ngayon natin yung pin dito kung saan dito yung 12 volts niya. Ngayon yung ganitong board kasi iba naman to. Mayroon kasi yung board na kadalasan yung supply na 12 volts niya ay dito. Ito, ang supply nito ay dito. Yan o. Yan. Kaya ngayon, yung positive na to ay ikakabit natin doon sa dulo. Yan, pag ganun. Yan, pag ganun siya. Yan, okay na. Bali, positive dito. Tapos, positive din dito sa top board. Sa main board, dito din yung positive. Okay?
pag nagpalit kayo ng tap ano ng LCD o mainboard, lagi niyong titingnan yung polarity nito. Dahil pag nagkamali kayo rito, pwedeng masira yung tap board nyo. Pwedeng masira din yung board nyo. Okay, kaya ingat-ingat pag nagpalit tayo ng LCD saka mainboard. Okay, ganun lang. So, aayusin ko lang yung wiring nito. Tapos, i-testing natin. Sana wala na tayong babaguhin dito. Para sure na. Mahirap kasi kung nagpalit ka ng panel tapos hindi match yung panel dun sa unit. Baliktad o di kaya pangit yung kulay. Naku, ang hirap. Backlash ulit. Hanap ka ulit ng ibang panel. Ibang LCD. Pero ito sana pasok. Okay, gagawin natin ngayon. Kakabit muna natin yung mga dapat ikabit. Yun. Ito na yung pinakahihintay natin. Sana normal. Okay, saksak ko lang siya. Bago natin saksak, check ulit natin. Positive, tama. Positive, tama. Okay. Pasok. Tapos, hanap tayo ng control. Okay. Ito yung control niya. Ito lang pala. May nagtatanong kasi sa akin kung paano pagkabit ng ganitong control. Okay. Yung control na ganito kasi, ang supply nito ay 3.3. Tapos, yung isa, grounding. Okay. Ngayon, hahanapin mo lang yung grounding tapos dapat nakabukas yung TV mo para makita mo siya kung pag sinort mo yung ground tapos isang linya, yung 3.3 ground, makikita mo doon kung ano ang lalabas sa display mo. Kung ito ba ay volume, channel, amino o source. Ganun lang ang gagawin mo. Laging naiiwan yung grounding. Lagi siyang nag-iisa lang siya ang grounding. Yung ibang wire na yan ay 3.3 na yan. Mga signal na yan, pag sinort mo doon sa grounding, lalabas sa display mo kung ano siya. Okay, ganun lang pa nagpalit ka ng control nito. Dapat nakabukas yung TV para eksakto yung palit mo. Okay? Ito, tuloy tayo. Bali, power on ko lang. Yun, power on na siya. Yun, no? Anak ko. Baliktad siya. Yun, no? Ito siya, isa siya sa mga ka-e-shop. Ang sama ng tama nito. Baliktad siya. Android. Yun, tingnan natin. Yun, no? Naka-channel 7 siya. Pero, baliktad siya. Kasi yung pangalan ng Pinsonic ay ito, Pinsonic. Nakabaliktad TV natin eh. Tapos yung no signal ay tama. Yun o. So baliktad yung kailangan natin mag-mirror. Tapos yung kulay nito ay hindi pa maganda. Pansin nyo ba? Hindi maganda yung kulay. Okay. Lagyan natin ng antena. Yun, no? Ang sama ng kulay niya. So, baliktad talaga siya. Tapos, ang sama pa ng kulay niya. Okay, tingnan natin sa tingnan natin doon sa may service niya. Tingnan ngayon natin yung service nito.
Papasukin natin yung service nito para makita natin yung maayos yung kulay niya. Ang service nito ay kahit smart to, pwedeng yung service niya ay same pa rin sa mga ordinary lang na mainboard. Try natin. Mino 1147. Yun, lumabas. Kaya lang, pansin nyo ba? Hindi natin mabasa kung saan sa banda. Kung ano siya. Yun o, hindi natin mabasa. Pag ganyan kasi mahirap basahin, hindi natin mailipat yan. Kasi mamaya mali yung napindot natin. Lalo lang nagkaloko-loko yung ating ginagawa. Okay? Yun o, hindi natin mabasa eh. Ito, basa to. Yun. Pero yung iba, hindi natin makuha talaga. Kahit pa naka tanggal yung antena. Yun, talagang hindi siya mabasa, mga kaisya po. Mahirap basahin yung ganyan. Mahirap siya ilipat kung saan tayo papasok. Yun. Pag nagkamali ka kasi ng pasok yan, at mali yung mapindot mo, pwedeng patay ang mainboard mo, sira ang program niya. Ngayon, pag ganito, may isa pa tayong paraan dito para maayos yung screen nito. Ito yung sinasabi nilang gagawa ng paraan yung yun, ito. Gagawan natin to ng paraan. Try ko muna ha, kung kakayanin na. Bali, naka-on pa yung unit natin. Yan, naka-on pa yung unit. Yan na lang siya. Yan, nakapatay yung ilaw, maliwanag pala siya. Ngayon, gagawin ngayon natin, nakabukas pa yung unit natin. Tingnan natin kung nakabukas pa. Hahanap tayo ng supply ngayon. Tingnan natin kung bukas pa yung ating unit. Yan. Okay, meron siyang 12 volts. Tapos, gagawin ngayon natin, yun yung sinasabi nilang dadayain mo yung mapping nito. Magbabypass tayo ng signal, ng supply papunta dun sa signal para magnormal yung kulay nito. Okay, may mga tawag na rin sila dito pero hindi ko masyado kabisado. Kaya try na lang natin. Mag-aanap tayo ngayon ng 3.3. Kung saan tayo makahanap ng 3.3. Yun o, mayroon dito. Yun, 3.3. Okay, mayroon dito. Ito, mayroon din. Yun, nakapaligid yung 3.3 dito. Tapos, gagawin natin, titingnan ngayon natin yung pin number 9 mula dito sa positive line. Bilang tayo, 1. Okay, may dumating. Tuloy tayo. Ngayon, pin number 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pin number 9 niya, dapat mayroon tong 3.3. Pero siya ngayon ay wala. Okay? Lalagyan ngayon natin to ng supply. Tingnan natin kung magbabago yung ating screen. Kukuha tayo ng supply dito sa 3.3. Gagamit tayo ng resistor. Resistor na ito. Then 10K. Okay. Bubunutin muna natin. Tapos maglalagay tayo ng resistor.
Ito minsan nadadaya pa to, kaya try natin kung gagana itong setup na ito. Okay, bali nalagay na natin. Kumuha tayo dito ng 3.3. Tapos nilagay natin dito yung resistor na 10K. Tapos kabit natin sa pin number 9 mula dito sa positive line niya. Okay, testing natin kung nag-iba yung kulay ng picture. Tingnan natin. Marami na rin gumagawa ng ganitong setup. So medyo mahirap ang unit, mahirap ang trouble. Okay, tingnan natin kung magno-normal. Yun, power on. Yun oh, clear na yung pinsonic natin, pumasok siya. Kaya lang baliktad pa rin siya oh. Yan, ito yung pangalan, baliktad pa rin siya. Pero try natin kung may service mode, kung meron siyang mirror para pwede natin siyang baliktarin. Minsan kasi pag mga smart medyo mahirap kalikutin dahil minsan yung mga service niya hindi mapasok-pasok. Yun, baliktad siya ngayon. Gagawin natin, papasukin natin yung mode niya. S mode. Mino 1147. Yun, pumasok siya. Yan o, zoom natin. Yan, yan ngayon ay nababasa na. Ngayon, ang papasukin natin ngayon ay panel. Panel seating. Yan, ngayon nababasa na siya. Kanina kasi hindi natin mabasa kung anong nakasulat. Dahil mapping talaga siya. Pangit yung kulay. Ngayon dito tayo sa panel seating at okay. Ayun, lumabas. Meron siyang mirror oh. Mirror. Baba natin. Yun, mirror. Ang nakasulat dito ay mirror din. Pansin niyo. Tapos meron siyang kulay asul na ano, na aro. Try natin sa kabila. Wala, ayaw. Try natin kaliwa. Yun, nagbago siya. Tingnan natin kung ang sulat. Nakasulat ay left, right. Okay? Isa papindot natin. Nagbago ulit. Nakalagay naman up, down. Okay? Pindot ulit tayo isa. Yun. Nakalagay ay normal. Okay? Nag-normal siya pero hindi nag-rotate yung screen natin. Yun pa rin siya, pero nag-normal na siya. Okay? Try ngayon natin i-okay yan. Wala. Walang tala pag i-okay mo. I-enter. Yung enter dito. Ito sa remote. Enter. Ayaw. Walang tala. Okay? Gagawin ngayon natin dahil ayaw tumalab yan. Papatayin natin. Try natin. Power off. Yun. Power off. Okay, nakailaw ngayon yung indicator niya. Ngayon bubunutin natin para sure bull na nag-reset talaga siya.
Yun, nawala na. Saksak ulit natin. Yun, may ilaw na. Power on na natin. Tingnan natin kung nagbago siya. Yun, no? Bumaliktad na yung picture. Pansin nyo ba? Yun, no? Normal na siya. Dito yung Pinsonic. Tapos tama na yung nakatayo na yung picture niya. Ayos na. Antayin na lang natin magkaroon ng display. Pag Android kasi medyo may delay talaga eh. Yun. Yun o, nakatayo na yung channel 7 natin. Okay, gagawin natin dito. Sasarado lang natin. Tapos testing ulit natin na may picture. Post to muna. Okay, bali tapos na tayo. Nasarado na natin siya. Tingnan natin ngayon kung tama yung ginawa natin. Yun, may power na siya sa dulo. Yun, may power na siya. Power on ngayon natin. Yun, nawala. Yun, oh, Pinsonic. Lagyan natin antena. This is your activity. Together, let us safeguard the well-being of our children. Honey stars for the Space Explorer. Yun, no? Okay na siya. So, okay na mga ka-eShop. So, okay na siya. Yan, no? Pinsonic. Okay na. Ayos na yung picture natin. Tama na siya. Maulan lang. Try natin ilipat sa DVD o TV Plus. Ayan siya pag naka-TV Plus siya. Linaw. Ganda pa ng kulay. Okay, tali tapos na yung unit natin. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Okay, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Ng araw mga ka-eShop. Shout out tayo sa ating mga taga-subaybay. Yan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Yan, shout out sa inyong lahat. Okay. Yan, yung iba dyan may mga channel na rin. Pwede nyo rin silang bisitahin. Okay, shout out sa inyong lahat.